This is whether we know we knew some thoughts for the journey. Our gospel for the Sunday is Mark chapter 1, verses 21 to 28. Sa ating mundo, laging nagtutunggali ang mabuti at ang masama. Minsan, nananalo ang kabutihan. Minsan, ito rin ay natatalo at ito nakakalungkot. Dahil minsan, mas nagiging makapangyarihan ng kasamaan kaysa sa kabutihan na parang nagiging kahali-hali na ang kasamaan na nagmumukha siyang mabuti at ang mabuti ay nagmumukhang masama. Madalas, baliktad ang nangyayari. Ang masama ay nagiging mabuti at ang mabuti naman ay nagiging masama. Naganap ito sa ating mundo ngayon na mas kinagigiliwang pa ang kasamaan at tinatapakan na lang ang kabutihan na nagiging sanhi ng gulo, hindi pagkakaunawaan at alitan. Bakit ito nangyayari? Isa lamang ang dahilan nito, at ito ay ang panunukso ng demonyo na nagdudulot ng kapahamakan at kawalan ng pagkilala sa Diyos. Kung totoo ang Diyos, totoo rin ang demonyo, at katulad ng kabutihan at kasamaan, sila rin ay magtatunggali. Patuloy ang laban ng Diyos at ng demonyo. Tandaan natin, matalino ang demonyo, paparaan ng demonyo, mapanlim lang ang demonyo, kaya nakakayanan niya na gawing kahali-halina ang kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nahuhulog sa kanyang mga tukso. Kasi nga, magaling ang demonyo. Kaya nga niyang gayahin ang mga kilos ng Diyos. Pero hindi mo kagad mahahalata ang kasamaan na ito dahil mukha siyang mabuti. At dahil mabuti, ito ay nagiging kahali-halina. At kapag napalapit ka rito, doon mo makikita ang totoo dahil ito pala ay gawa ng demonyo. Sa totoo lang, mahirap kalabanin ang demonyo sapagkat alam niya ang ating mga kahinaan at kasalanan at pwede niya itong gamitin laban sa atin. Pero paano ba natin siya harapin? Paano ba natin siya maiiwasan? Alam po ninyo, isa lamang ang kahinaan ng demonyo at ito ay ang ating Panginoong Jesus. Sa ating mabuting balita ngayon, makikita natin na meron siyang pinalayas sa demonyo. And in fact, kilala ng demonyo kung sino si Jesus. Kinikilala ng demonyo ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya sumusunod sila sa kung ano ang sinasabi ni Jesus. Kung sabihin ni Jesus sa demonyo na, umalis ka, aalis ka agad ng demonyo. Dahil alam niya kung sino ang nasa harapan niya. At ito ay ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, ang kanilang kalaban. At ito ang ating nakita ngayon. Makikita natin ngayong linggo ang kapangyarihan ni Jesus sa demonyo. Paano ba natin may iwasan ng demonyo? Simple lang ang sagot dyan. Tawagin mo lang si Jesus. Kung ikaw ay nakakaramdam ng tukso, tawagin mo lang si Jesus. Humingi ka ng tulong sa Kanya at palalakasin Kanya laban sa tukso ng demonyo. Kung ikaw ay nagkasala, tawagin mo lang si Jesus. Humingi ka ng tulong sa Kanya upang hindi ka na magkasala ulit. Kung ikaw ay nahihirapan sa desisyon mo, tawagin mo lang si Jesus. Humingi ka ng tulong sa Kanya upang makapag-desisyon ka ng maayos at para hindi ka rin malapitan ng tukso. Si Jesus ang ating kalasag laban sa kasamaan. Si Jesus ang tanging kinatatakutan ng mga demonyo. Si Jesus ay nasa panig ng kabutihan at ang kabutihan ay lagi magtatagumpay laban sa kasamaan. Kaya kung ikaw ay nasa kagipitan, kumapit ka lang kay Jesus. Tawagin mo lang si Jesus dahil tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya dahil mahal ka niya at hangad niya ang iyong kaligtasan at kabutihan. Jesus, ilayo mo po kami sa lahat ng tukso. Ipagadyam po kami sa lahat ng aming mga tao. Amen. This is our thoughts for today. May God bless you on your journey.